one. Kasi pag lumalabas tayo, gutom na gutom tayo, tapos sabay, pag sinushoot natin yung video natin parang sa walang Facebook, energy. Oo, tapos parang nai-ebak ko pala sa umaga. So pagdating natin, Well, anyway, nandito tayo sa Scout Rallyos, okay? Nandito tayo sa mga scout dito. Alam niyo naman dito sa QC, maraming scout. So, Scout Rallyos is the place to be if you're looking for we're going to try yung mga in-order namin dito. I ordered for, syempre, dahil tayo gusto magpainit, iced coffee in order. Dulce de leche. Ayan, dulce de leche latte. Ako naman, French vanilla ba't latte. Ba't naman napakamot ka nung magsasalita? Well, inayos ko ng buko. Mas marami talaga kaming energy pag after, kapag dessert time kasi... Uh-huh. Wala kaming energy kapag yung mga lunchtime kasi wala pa talaga kaming kain na anong oras na yun. Okay, huwag niyong panoorin yung mga video namin. Huwag ba? Kamawa naman tayo. Nanay ko na nga lang yun. Nanood sa atin. So anyway. Ganda. Ang social ng kanilang packaging for takeout. Kasi this one, the difference between this one is for the straw. Yeah, this one drinking, is your sipping. Oh, pero wala lang. Social. Parang ayaw pa. Ganda lang natin. Talagang dalawa. Diba? Yung leche mo natitikman ko. Leche yung sarap. Oh, hindi, talaga? Oo, talaga? Ako din natitikman. Masarap ba? Sarap ko ng coffee dito, no? First time na, totoo na try kasi madalas ang in-order ko lang dito yung mga cappuccino, americano, yung may flavor. Pag humihinga ka. Ganun mo. Dito. Nalalasahan mo talaga yung beans eh. Alam mo na premium. Oo. Oh. Diba? Alam mo may kamahalan. Kapag huminga ka, tapos nag-exhale ka, nanunuot dito yung kape. Ilong mo. Ang dami natin alam eh. Kaya tayo, Walang nanunuot sa atin. Kaya nanay ko lang. Parang yung mga nanunuot sa na friends ko. Ay, mga friends ni Patty Teham. So anyway, in dulce de leche, siyempre, ang dulce de leche, it means pinaghalong gatas and cuts. Gatas.
gatas and sugar. Actually, yun lang talaga yan. So, ito ba yung dulce de leche? Different vanilla yan. French vanilla to. French vanilla kasi lasa lang sa main vanilla tapos sabihin ng problema ka. Grabe, ang sarap nito. Oo. Yung French vanilla nila, alam mo yung legit na French vanilla talaga. Hindi yung vanilla-vanilla. Oo, oh, hindi yung nabibili natin na French vanilla na basta. Vanilla. French vanilla. Diba? Kasi alam niyo bakit? Sobrang creamy. Grabe, ang sarap. Nasa buha ka dyan naman sa dulce de leche mo. Yung ibang episodes, titong-tito. Dapat ng macadamia nut ka? Hindi, kasi naka-macadamia na ako dito. Hindi naman, walnut yan. Ah, walnut. Sorry naman, God bless. So anyway, order din kami ng mga pastry, which is actually a cookie. Yes! Excited ako! Chocolate chip chocolate chip walnut cookie. Right? Akin is dark chocolate Godiva cookie. Wow! Godiva. Lady Godiva. Sino yun? Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya. Lagi dati lang isip ko kung ilalabas ko ba yun. Ano? Kasabay tayong kumaget. Kasabay, makita natin yung mga reaksyon ng mukha natin. Eh! Sabi ko nga sa'yo. Iyan natin, parang gusto ko ito. Mukha ko yung supos ah. Mmm. We're happy dance. Up! Ang sarap, parang Hyro. Nakakabuisit, Hyro. Alam niyo ba yung Hyro? Oh, yung si Pipoy na. Hindi, mahal yun. Yeah, yan ang Oreo ng Pilipinas. Hyro? Yung orange pa, is it? Hindi kasi ako sa dark chocolate. Ito. Nasang lasa mo, yung butter. Malambot. Melt on your mouth. Melt on your mouth? Sakto. Oo. Saktong-sakto yung tsokolate, hindi empowering. Yung walnut, bibigyan ka lang yan ng konting andito ako. Pero, sisingit siya sa bibig mo, sabihin niya nandito talaga ako. Ito ang sarap, ang chewy, hindi siya ganun kapait. Well, okay lang sa akin hanggang mga 90% dark. Pero ito, may tamis pa rin. So, siguro sweet, semi-sweet na dark chocolate siya. Let's go dive. Ang sarap! Sarap, try mo. Pagkita tayo. Hmm. Kala tayo lang sabay. Sige. Sabay ang pagkagat. 1, 2, 3. Hmm. Daw siyang panderegla. Gago! Ba yan? Baby, meron kong kulangot. Sinabi kong kulangot, kasi baka kainin mo. Oh. Ang hap ng walnut niya kasi na ano yung sweetness. Yes. Ito doon? Neutralize. Mm-hmm. Ito naman, kung hindi ka fan ng matapang na tsokolate, hindi ito para sa'yo. Hindi ka mamayari. Pero hindi siya, hindi, kinikwento ko. Sinasabi ko na malakas yung chocolate niya, pero hindi in a sense na mapait. Mm-hmm. Andun yung tamis. Alam niyo yung dark chocolate na... Semi-sweet. Dark. Oo. May pait, may tamis. Pero walang cream. Hindi mo, walang buttery na ano. Ito may konti. Konting-konting butter yung mga malalasahan mo. Kasi siyempre, lahat naman ng binake may buttery. Huh? Karamihan. Hindi lahat. Karamihan. Ito, sobrang neutral. neutral. Pero, hindi kasi ako fan ng dark chocolate. Pero, kung ano ka, kung mahilig ka sa dark chocolate, super yummy. Sakto siya. Mamma mia! Tapos ano sila, nagko-compliment sa isa't isa. Kasi mapait, tapos medyo matamis. Pero masarap yung pagka-coffee niya kahit matamis siya. Ano yan? Itong dine-in DeLuca, katulad din ito ng mga sinasabi kong iba before, na hindi siya doon sa level na commercialized. Medyo may kama. Kamahalan. So, pero naman, yung lasa, hindi sila yung, hindi tinipid. Kaya yung binayad mo kahit papaano, kumbaga, worth it. Pangalawa, premium yung ano niya. Kung yung open na ulit, kung pwede nang kumain ulit sa labas, at wala nang sakit-sakit,
mag-dine-in kayo dito sa Dine-in DeLuca. Kasi number one, maganda yung lugar. Maganda yung pwesto. May saktong ano parking space. At tapos yung gwardiya rito, napaka-friendly. Kunyari, gusto niyo ng Instagrammable place, okay din dito. Maganda mag-picture kasi may nature, may mga plants, tapos aesthetic din yung ano, yung kanilang interior. Lalo ngayon, nag-renovate sila. Maganda yung lugar. Tapos yung may-ari friendly rin. Si Mr. DeLuca. Alam ko, sabihin mo yung kanina. Yung kanina ko, na hindi ko alam yung pangalan. So, yun nga, hindi nga, medyo may kamahalan siya. Na nagastos namin dito is almost 700. Mas mahal pa dun sa kinain natin for lunch. Yung kinain mo sa 300 lang. 350 lang, so ito doble. Pero, masarap, pero... Siguro maganda mag-challenge tayo, ano? Challenge natin yung sarili natin. 1,000 pesos. 500 lang buong araw. Ay, pwede. 1,000 kasi medyo... Date na 500. Subukan natin sa susunod. Oo, sige. Na maganda, hindi chipianga. May coffee ka na. May dessert. Dapat may dessert kompleto. Pwedeng isang lugar lang yun. Oo. Huwag nyo na kami palipatin pa. Basta isang lugar lang. Maghahanap kami ng may lugar na... Ay, hiyak mo? Meron yun. Bakit 3-in-1 yung kape? Oo. Hindi ganito ka-social. Mm. Well, don't expect na social-social. Pero, decenteng date. Okay. Ang sarap. Hindi mo titigilan. Ang laki niya din, ha? Kaka worth it siya. Pero totoo lang, mas gusto ko yung kape mo. Kasi mahilig ako sa creamy, di ba? Yeah, but kasi hindi, wala lang. Hindi gusto ko kasi tikmahin dulce de leche nila. Kasi ang in-order ko dito yung white chocolate o tsaka macadamia. In-order lang ako ng iba para medyo authentic naman yung mga pinagsasabi ko. Minsan kasi alam ko na yung sasabihin. Alam ko, order ka ng ano croissant. Kasi mahilig siya sa croissant. Kasi kabibili lang ni nanay ko ng croissant sa bahay eh. Nag-landers kami kahapon. Landers. Baka naman landers. May pera kami. Ate, biro lang yan. Wala akong pera. So anyway, masasabi ko lang, the experience of Dine-in DeLuca, never solid. Fails. Never fails to impress. No, and surprise at the same time. Kahit paulit-ulit ka nandito. Dahil maraming flavors silang ino-offer. Dami rin nilang sa menu nila na mga food, pasta, yeah. Yung mga sandwiches nila, ang sarap, breakfast food. Oh. Yun nga lang, medyo pricey, so depende. Kapag may budget ka or gusto mo ng special na date place, okay din yung lugar na to. Yeah. Tsaka, speaking about the food, hindi rin mura yung food. Pero, kumbaga, restaurant, hotel levels yung lasa. Yung preparation, yung presentation, hotel levels. Hotel level, pero mas mahal pa rin yung hotel naman. Oo naman. Tapos ito, andito na, masarap yung kape, masarap yung pastries, masarap din yung food. So, I'm not saying na grabe, hindi. Pero, talagang yung presentation plus the lasa, bigay ako ng bigay. So yun, shoot na shoot. So, siguro ano kayang budget normally? 1.5. Okay na to, pasok na yung food nyo, yung coffee nyo, and dessert afterwards. So anyway, yun lang. Thank you ulit sa pagsama sa amin dito sa Dine-in DeLuca. Well, till next date. Yes. Charap! Bakit may pacharap talaga? Ha!